Ngayon pong araw na ito, dahil World Teachers Day, sino sa palagay ninyo ang may tuturing na dakilang guro? Ayan, umpisahan natin, story number one. Ang student ay si Cheryl Rafael. Yes po, galing po ito kay Cheryl Rafael, 16 years old and grade 11 student. Saan school? Yan po ay sa may Bungabon. Okay, Bungabon National High School sa may Nueva Ecija. Okay. Okay. Ngayon po, nag-comment po siya, the best teacher para sa akin, Ma'am Rainiel Rose Kabuhat Baruyag. Dahil bago siya maging teacher, na ikwento niya sa amin, marami siyang pinagdaanan na hindi ganun kadali dahil siya ay may sakit na AVM with aneurysm sa kanyang ulo. Pero kahit may sakit siya, nakipaglaban siya sa sakit niya para matupad po ang kanyang pangarap na teacher at makapagbigay ng kaalaman sa mga katulad naming kabataan. Na-inspired ako kay Ma'am dahil sa kabila ng karamdaman niya at lubhang delikadong sa kanya ang profession ng kanyang napili, ay binibigay niya pa din ang 100% best niya. Wow. Para turuan kami. Ngayon, teacher na siya at siya ang binigay ni Lord na pangalawang magulang ko sa paaralan. At naging mabuti ang isang taon naming pagsasama. Naging masaya ito kahit konting ganap lang namin ng Teacher's Day. Ma'am, I love you. Wow, ang sweet. Cheryl, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon din po. Unang-una, maraming salamat sa pagpili kay Teacher Rainiel Rose Burayag bilang iyong pambato sa ating World Teacher's Day. At nabasa namin ang iyong madamdaming liham at talaga namang nanindigan yung balahibo ko sa sobrang paghanga at tuwa doon sa iyong liham na ito. Gaano mo nakatagal kakilala itong si Ma'am Rainiel? Magto-2 years na po, simula po nung grade 10. Mabait sigurado siya sa inyo, kaya mo siya pinili na bilang dakilang guro. Opo. Ano-ano yung mga ibang bagay pa na nakita mo, katangian niya, para siya ay bibigyan mo ng papuri? Ano yung mga ginagawa niya, hindi lamang sa iyo, maging sa mga ibang estudyante o sa inyong classroom? Ano po, mabait po siya, tapos po magaling po siya magturo. So, math teacher po siya. Math teacher? Opo. magaling na, ano to, math student itong si Cheryl. Okay, so ibig sabihin, marami ka nang tutunan sa kanya. Marami naman, marami. Hindi ba siya stricto? Hindi naman po, sakto lang. Sakto lang. Kumusta naman mga grades mo? Okay naman po, matataas. Kaya naman pala. Hello po, Ma'am Rainiel. Hello po, Idol Rafi. Ma'am, kayo po ang napili ng inyong estudyanteng si Cheryl Rafael bilang dakilang guro. Yung po, yes mga, po. Yung mga kwento niya sa amin, talagang ako po ay napahanga ng todo-todo. Ay, maraming salamat po, sir. Gaano katagal na po kayo nagtuturo? Bali, ako po ay teacher na po ng 6 years. 2 years po ako nagturo sa private po and 4 years po sa public po. Pero bago po pala kayo naging guro, meron po kayo mga pinagdaanan. Ano po? Opo. Na-diagnose po ako na meron pong arteriovenous malformation sa brain ko po noong po ako ay 13 years old po. Actually po, nararamdaman ko na po siya nung 4 years old po ako. And yun po yung naging dahilan, kaya po yung mga magulang ko po, yung mga relatives ko, ayaw na po sana nila akong pag-aralin. Kasi unang-una po, binawal po sa akin ng doktor na mag-aral po kasi po bawal po sa akin ma-stress. Bawal din po akong mag-buntes. Marami pong bawal. Bawal mapagod. Ganun po. Ang daming bawal. Kasi may aneurysm po siya. Ang daming bawal. Pero lahat po yun nalagpasan ninyo. Yes po. Awa po ng Diyos. Lahat po ng bawal sa akin. Ginawa ko po siya kasi ayoko naman pong ma-stay po sa bahay nang wala pong ginagawa kasi mas lalo ko po siyang maiisip. Ganun po. Kaya po ang ginawa ko, tinurn ko po ng positive yung sakit ko kasi di ba po, halimbawa, tayo po, may nalaman tayong sakit natin. Panghihinaan po tayo ng loob. Pero ako po ang ginawa ko po, nakasan ko po yung loob ko, inisip ko po na kaya ko, kasama ko po si God. Ayun po. Wow, it's the hand of God at work. Opo, actually po sir, nung po na-diagnose po ako na meron po akong AVM with aneurysm, tinaningan na po ako ng doktor na maswerte daw po ako kung in 2 years mabuhay po ako. And luckily po, ngayon po, hanggang ngayon po, buhay naman po ako, 28 years old.
ayan, lumalaban pa rin po and teacher po. Wow. At paano po yan? Every now and then, kayo po yung nagpapagamot, ma'am? Ano lang po, sir. Yearly po, pagka po, meron po, katulad po nung nagbuntis po ako, kasi bawal din po sa akin magbuntis. Iniris ko lang po talaga yon. Meron pong mga nagiging epekto po sa akin yung sakit ko, kaya kinakailangan ko pong magpa-MRI, ganun po. So ayun po, doon po na detect po kung ano po yung lagay nung AVM ko, kung lumalaki po ba siya or critical po ba siya. And doon po na-diagnose po na meron po akong complex na AVM po. Okay. Ma'am, bukod sa premyo matatanggap nyo kung sakali kayo po ay nanalo ng first prize, second prize, third prize, ako po ay magkukumit sa inyo sa inyong pagpapagamot. Tutulong po ako. Maraming salamat po, sir. Totoo po yan. Taon-taon para sa inyong lab test, MRI, CT scan, kung ano pa man po yun, ako, tutulong po ako sa inyo sa gastos. Thank you so much po, sir. Okay. Kasi sa totoo lang po, hindi kaya din po kasi hindi ako makapagpagamot kasi gawa nga po na teacher po ako and may anak po ako. Hindi ko pa po napapriority yung health ko kasi meron pa po akong baby na pinapagatas. Eh, hindi naman po ganun siya kasapat. Alam naman po natin na hindi naman po ganun kalaki yung ano ng mga teacher. Pero napagkakasya naman po. Ayun, ako. Lalo niyo akong pinahanga, mama. Sobrang thank you po, sir. Hindi po kasi madali sa bulsa yung pong pagpapagamot, lalo na po sa brain. Opo. Opo, napaka ano po talaga, malaking financial po talaga yung kakailangan. Kaya sobrang thankful ko po, sir, dahil narinig ko po sa inyo na... Yes, ma'am, commitment. Commitment ko po sa inyo. Sa inyo pong mga susunod, pagpapagamot, MRI, laboratory, CT scan, at kung ano pa man yan, ako po ay tutulong. Maasahan niyo po yan. Thank you so much po, sir. Maraming salamat. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Opo, sure. Maraming salamat, ma'am. Ayan, Rainiel Rose Burayag, mabuhay po kayo. At salamat sa iyo, Cheryl Rafael. Thank you sa inyong dalawa. Ang estudyante ay si... Arian Eridiana po. Gusto niya pong inominate ang kanyang teacher po na si Mr. J.R. Payumo. Okay. Yes. Si Arian Eridiano ay 25 years old, single mom, no work, may dalawang anak. 15 years old siya nung naging teacher niya sa ALS, Alternative Learning System, si teacher. Yes, okay. Po. So, teacher niya dati. Naging teacher ko siya sa ALS Learning Center. Bukod po sa mabait at masipag, maaalalahinin at maunawain, friendly sa mga estudyante at papagmahal. Sa kanya ko natuto na maging matatag sa hamon ng buhay at maging mabuti sa kapwa kahit may mga anak na ako. Tandang-tanda ko ang tinuro niya sa akin noong panahong nag-aaral pa ako. Sana po mapili ninyo ako, ang aking guro. Sobrang laking tulong po sa kanya at marami din po siyang naging sakripisyo sa kanyang buhay. Happy Teacher's Day po sa lahat ng dakilang mga guro. God bless to all. Ayun. Okay. Hello, Arian. Hello po, sir. Good afternoon. Magandang hapon po. Salamat naman sa iyong pagpili kay JR Payumo bilang dakilang guro sa ating pa-contest sa araw na ito. Okay. Opo, sir. Dati niyo pala siyang guro. Opo, sir. Sa ALS po. Alternative Learning Center po. Ayun. Nag-uusap pa ba kayo ngayon ni Teacher JR? Opo. Ano po, lagi ko po siyang nakakausap. Tapos po kasi sir, yung nagkasakit po siya, wala po kasi akong kakayahang tumulong sa kanya. Sabi ko, pakasakali po sa pag-comment po, matulungan niyo po siya. Dahil po may sakit po kasi siya, nagka-kidney po siya. Ano po yung mga bagay na hindi mo makalimutan dito kay Teacher JR? Ano po sir, masyado po siyang mapagmahal sa mga estudyante. Mm-hmm. Saka po masyadong maalalahanin po. Saka... marunong po sa umunawa sa amin. Kasi po sir, hindi po kami basta estudyante. Yung iba po kasi may mga pamilya na, may mga asawa, mga matatanda na po, mga 30 years old, mga naging classmates ko po. Kaya po hindi po kami pantay-pantay ng edad. Totoo ba na tuwing walang baon ng ilan sa inyong mga estudyante, si Teacher JR ang nagbibigay ng baon? Opo, sinishare niya po yung ano po yung pagkain niya minsan sa amin, nag-share po siya. Saka pag ano po may problema po ako, siya po lagi kong nalalapitan hanggang ngayon. Yung kung nagpapayo po siya sa akin na anak, palagi kang matatag sa buhay, sa mga nangyayari sa buhay mo. Palagi po siya nandyan para sa akin para pumayo po ng magagandang bagay. Saka maging matatag po sa lahat ng hamon ng buhay. At syempre, ayun, hindi lang para sa iyo.
kundi sa opo, sa lahat sa inyong mga estudyante. Okay. Opo. At palagi raw pinapalakas ang loob ninyo ni teacher. Opo, na huwag po kami basta-basta sumuko, na maging matatag po kami palagi at nandiyan po palagi si God para sa amin. Hindi po kami papabayaan. Mm-hmm. Ano yung mga ginagawa niya na na-inspire kayo, ikaw at mga kapong estudyante noon, yung mga ginagawa ni Teacher JR? Mari po, yung classmate po namin, isa po minsan nagbibigay po siya sa mga classmate ko po ng mga pang-project. Isa po, iniintindi niya yung mga classmate namin. Yung iba po kasi minsan kasama yung mga anak. Isa po, pinupayagan niyo po minsan yung mga classmate ko na kasama yung mga baby para po makapag-aral na hindi po hadlang kahit nanay ka na o matanda ka na na hindi ka pwede magtapos ng pag-aaral. Na hanggat kahit matanda ka na, nagkakayahan ka pa rin para makapagtapos ng pag-aaral. Teacher JR. Hello, sir. Magandang hapon po. Yes, sir. Alam nyo sir, kayo po ang napili ng dati nyo estudyante si Arian Eridiano. Nominated kayo bilang dakilang guro sa National Teachers Day natin tomorrow. Okay. Sir, ito po yung para sa akin isang napakagandang katangian nyo na kapag wala raw baon yung mga estudyante ninyo, kuminsan, kayo po mismo nagsishare ng baon ninyo sa kanila. Sir Rafi, apo, minsan po yung mga bata po, dahil mga out-of-school youth po, wala po silang kakayahan na makabili ng pagkain kasi may mga anak. Iba po eh talagang as in butas po ang bulsa. Minsan kung ano yung pagkain ko po, nadala mga biskuit, ganun po. Nagbibigay po ako sa kanila, Sir Rafi. Wow! Talaga namang kapuri-puri. Naiyak na si Sherry. Naluwa si Sherry doon na. Okay. Kayo raw po ay napakabait na guro at palagi niyo po ina-advisean yung inyong mga estudyante na maging matatag sa buhay. Saan ko kayo nakakuha ng ganung klaseng hugot? Siyempre po ano sa pamilya ko rin po na sobra pong ano sobrang hirap po ng buhay po namin before hanggang sa nakapagtrabaho po ako, ako po yung naging breadwinner. So yung habang natuturo po ako, nakita ko po yung sarili ko sa kanila na mahirap na mag-aral na walang pera, ganun. Kasi ako po, nag-aaral ako, wala kaming ilaw. Uh-huh. Okay. Nung high school, college. Ah, ganun. Okay. Apo, tapos nagturo po ako sa private, tsaka nung ano, sa public na po. Doon na po ako nakapagpagawa ng ilaw po namin. Nagkaroon na po kami ng ilaw dahil po sa pagpuprosige ko po sa pagtuturo. Bakit wala kayong ilaw noon, sir? Sa JR? Mira po ang buhay, kumbaga ano po, naputulan kasi malaki po yung bayaran po ng kuryente, hindi po namin kaya ni Mama. Oh, anong trabaho po ni Mama? Sa bahay lang po, si Daddy ko po, na-stroke po siya. Okay. That time, nung college po ako, na-stroke po si Daddy. So parang self-supporting po kayo noon, sir? Pali, pinapaaral po ako ng tito ko po na namatay na rin po siya from US Navy po. Siya po yung nagpaaral sa akin. Ayun. At meron daw po kayong karamdaman dati? Apo, noong 2022 po ako, nagkaroon po ako ng kidney injury po. Pero kumusta naman po yung kidney injury niyo po, Sir JR? Ngayon, medyo masakit po yung mga buto-buto ko, pero kinakaya naman po, Sir Rafi. Kayo po ba yung nagpapagamot? Ngayon po, in-stop ko muna kasi wala pang, hindi pa ako nakapagpa-check up, tapos laboratory. Siguro po sa annual po ng school namin, annual check-up po namin, doon po ako magpapalaboratory. Kung baka dadagdagan ko po yung laboratory ko po sa creatinine po ng katawan ko po. Okay, ganito po ang gagawin natin sa JR. Tulad ng sinabi ko doon sa unang teacher, tutulong po ako. Kung meron ka insurance, kung ano po yung hindi i-cover ng insurance, ako na pong bahala sa laboratory, para sa MRI o kung CT scan, kung ano pa man po yun, sasagutin ko na po para hindi na ako kayo gagastos. Ako na hong bahala. Sir Abby, thank you po. Promise po yan. Dahil nga po, kayo po ay isang napakabuting guro. At yun nga po ang dahilan kung ba't tayo nag-uusap dahil pinupuri po kayo ng inyong estudyante na si Arian. Apo. Okay. Maraming salamat po sa JR sa pagiging inspirasyon sa mga estudyante. Apo, maraming salamat po Sir Rafi kasi napili niyo po yung estudyante ko po. Yung anak kong yan po, ano po yan talaga, tatad yan sa akin ng mga pangaral kasi matigas sa ulo. Umiyak kayo pero sabi, tigas sa ulo. O, Arian, tigas na ulo mo. Pero panlambing yun. Lagi po ko po siya pinapangaralan.
sa pag-boyfriend, kung paano humandle ng family niya ngayon. Noon nalaman ko po may anak na po siya. Nagulat po ako. Hindi ko po alam na may anak na. After po noon, nag-chat po kami dalawa. Eh, pero po siya ay naging isang mabuting tao ngayon nang dahil po sa inyong mga pangaral sa kanya. Apo. Sir, maraming salamat, sir, na nandiyan ka po palagi para sa akin. Kahit isang kasaway ako, hindi po ako pinapabayaan, hindi po ang pinapangaralan. Saka sa inyo po ako nakakuha ng lakas na maging matibay hanggang ngayon. Kahit po minsan gusto ko nang sumuko, pero po lagi ko po pinatatak sa isip ko na kailangan ko pa po maging malakas, maging matatag sa lahat ng hamon ng buhay na puro pagtubo na dumarating sa buhay ko. Malakal kita, sir. Alam mo po yan. Sobrang the best ka na teacher para sa akin. Ang sweet. Salamat. Salamat na. Kasi hindi ko na-expect na nominate mo ako after how many years ako naging teacher, na nominate mo ako. Thank you. Thank you na. Okay. Welcome po, sir. With that, standby lang po kayo. Mamaya-maya, tawagan namin kayo after the break. Kung sino yung first, second, and third. Thank you po sa inyo, Miss Arian Iridiano. And then of course, Sir JR Payumo. Thank you so much. Okay. Ang estudyante po natin ay isang 14 years old, fourth year high school, na si Maureen Jasny Lopez. Kung saan kinoment niya po ang kanyang teacher na si Teacher Julita Farol. Ito okay. Po ang kanyang comment, mga kapatid idol. Para po sa akin, ang dakilang guru po ay si Ma'am Julie Rafol. Mahusay magturo at masipag kahit po may pinagdadaanan siyang sakit. Hindi po yun naging hadlang para itigil niya ang propesyon niyang makapagturo sa amin. Kaya para sa akin po, huwaran siya kahit po lumalaban siya sa sakit na breast cancer. Nagagawa pa din po niyang kaming maturuan. Dahil po sa kanya, mas lumakas po yung loob ko at mas nagsisika po ako sa pag-aaral. Sana po, mapili niyo po siya. Salamat po. Ayun. Okay, short and sweet. Maureen, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon din po. Salamat sa pagpili kay Teacher Julita Rafol bilang iyong nominee sa ating Dakilang Guro program. Sinabi mo na may karamdaman si Ma'am Julita. Opo. Okay, ano ulit yung karamdaman ni Ma'am Julita? Breast cancer. Dati kang estudyante o hanggang estudyante? Yes po. Okay. Ano yung mga nakita mong katangian bukod sa mga nabanggit mo? Katangian ni Teacher Julita Rafol na talaga namang humanga ka ng labis-labis. Mabuting guro po si Ma'am Rafol dahil lagi po siyang tumutulong sa mga estudyante niya pala. Katulad po namin noon. Mm. Lalo na po nung nahihirapan po kami sa pag-aaral namin noon. Tinulungan niya po kami. So ibig sabihin, pag nahirapan ang estudyante o tulad po nahirapan sa pag-aaral, kino-coach niya kayo, tinuturuan niyo kayo para mas maging madali yung pag-aaral ninyo. Ganun ba yon? Opo. At ito pa, kahit daw high school na siya, hindi pa rin niya nakakalimutan kung gaano kabuti si Ma'am Julita sa kanila. At ano subject pa ang tinuturo ni Ma'am? Math po. Yung kanina una. Math. And araling panlipunan. Honor student ka ba? Opo. Ayun naman pala eh. Okay. Eh, baka palagi mataas ang bigay sa'yo ng grades ni Ma'am Julita, kaya hindi mo siya i-denominate. Hindi naman. Hindi po. Okay. Si Ma'am Julita ba yung tipong teacher na hindi ka matatakot pumasok ng eskwelahan dahil ikaw ay hindi naman mapapagalitan bagkus ikaw ay kanyang tuturuan ng maayos? Opo. Hindi siya yung terror na teacher? Hindi po. Tutulungan ka po niya sa pag may, ano po, di ka po maintindihan. Baka teacher's pet ka siguro? Hindi po. Ano yung hindi mo makalimutan na ginawa sa iyo ni Teacher Julita nung ikaw estudyante pa niya? Yung mga bagay na nagawa niya para sa iyo? Nung ano po, may math test po kami nun, nung ano po, parang before the test po, hindi ko po kasi talaga maintindihan yung parang tinuro na po. Tapos po lumapit po ako sa kanya nun at tinulungan niya po ako nun. Ah, okay. Yan ang teacher. Yung teacher, alam ko iba. Naintindihan mo? Ha? Ang kulit-kulit mo. Yun yung terror na teacher siya sabi ko nung high school ako. May ganun ka batok-batok pa. Eh, yung sa teacher ni itong si Teacher Julita, amuamuin ka pa. Ma-encourage kang mag-aral. Hello po, Teacher Julita, ma'am. Congratulations po, mama. Kayo po ang na-nominate ni Maureen Jasny B. Lopez bilang dakilang guro. Gaano katagal na po kayo bilang isang math teacher, ma'am?
Bali, nasa 20 years na po. Kaya yun talaga pong pangarap nyo noong paman. Opo, kasi noong elementary po ako, sumasali din po ako sa mga math quiz po. Wow. Ma'am, meron na po kayong cancer? Ay, yes po, meron po. Kumusta naman po, nagki-chemotherapy kayo? Natapos ko naman na po yung 6 cycle ko po. 6 cycles po ng chemotherapy. Ano na lang po, may monthly check-up po ako, tapos may maintenance din po. So far po, hindi pa rin po nawawala yung cancer cells, pero sa pakiramdam ko naman po, lumalakas naman po ako. Okay, ma'am, doon sa, kung sakali kailan niyo po magpa-chemo at doon sa maintenance, na gamot at check-up, sasagutin ko po yun, ma'am. Ay, thank you po. Kayong tatlo, lahat po kayo ng teacher kanina, puro may mga karamdaman, sasagutin ko po yan. Nililista na po habang nag-uusap tayo, nililista na po ni Sherry yung lahat ng pwede namin maitulong. And again, tulong medical, maasahan niyo po mula sa akin. Okay, bibitin natin yung mga netizens. Magagalit tayo, magagalit. Sige. Eh, okay. Part 2. Pero yung mga teachers, alam na nila kung sino, kung anong place nila. Alam nila. Doon sa tatlong mga minamahal natin, mga dakilang guro, ngayon pa lamang po, ipapadala yung inyong mga premyo. Fortune pay, papadala. Silang tatlo deserving bayaning guro. Okay, bibitin natin yung mga netizens. Magagalit tayo, magagalit. Sige. Okay. Part 2. Pero yung mga teachers, alam na nila kung sino, kung anong place nila. Now, napakahirap.